habang hindi tumitigil yung habagat, yung malakas na hangin at hampas ng alon, ay hindi po talaga matatapos itong pagdating ng mga halat o basura dito sa may lugar ng Manila Bay. Hey there! Subscribe to my channel and also press this bell icon. Okay, magandang araw mga babayan. At ngayon nga mga babayan, dito tayo sa ulit sa area ng Manila Bay. At para po tayo magbigay ng bagong update itong araw na ito. Ito nga mga babayan, at patuloy nga umulan. At ramdam natin dito yung napakalakas na hangin. At nakikita po natin yung pinakadalampasigan, yung hampas din ng malakas na alon. Okay mga kababayan, at tayo ngayon ako medyo ulit tayong nabigla ulit sa araw nito, kasi yung uli pong update natin dito sa area na ito ay unti-unti na nga nalinis. Ito nga natutukan ng ating camera, ito po ay malinis na nga, at may mga kalat pero konting-konti na lang, dahil nga po talagang sa patuloy na paglinis ng mga taga DMDA, DNA Sterile Injured, saka mga taga DPS. Imbit nga sa magdamag na pag-ulan at hampas ng hangin at alon, ito nga muli ang naging resulta mga babayan. Sa resulta ng kikita po natin ay nagkaroon naman ng panibago mga kalat at basurang napadpad na naman dito. At sa mga huling update natin mga kababayan din, ano, itong pinaka-seawall na to, dito po nakatambak yung napakaraming pinilastik ng mga basura. Ngunit po, ito ngayon nakikita po natin, wala na po, sabihin na naikarga na sa may mismo sa may truck ng basura. Ayan nga mga babayan, at ito nga may mga kawain tayo nakikita rito. At ito po mga babayan, panibagong basura naman siguro nilagdag. Hindi pa natatapos sa linisin ang lahat, ngunit may panibagong dadagdag din naman na basura. At makikita po sa may pinakadalampasigan, ito po yung mga bagong kalat na dumating. Ano? Yan, iba't ibang klase. May karamihan din, may mga siguro galing sa mga dispenyan, ano, yung kagaya ng mga net. At iba't ibang klaseng kawayan. Yan po. At yan nga, no, makababayan, at kita po natin talagang habang hindi tumitigil yung habagat, yung malakas na hangin at hampas ng alon, ay hindi po talaga matatapos itong pagdating ng mga halat o basura dito sa may lugar ng Manila Bay. Ganun ba mga kababayan, hindi pa naman talaga, may good news pa rin, kasi talagang tuloy-tuloy naman yung paglilinis dito sa may area na to. Hindi gaya nung nakaraang mga panahon na talaga ng mga pag nagkakaroon po ng bagyo, ay talaga ng mga truck-truck na basurang nakukuha rito at nai-stack lang dahil nga po walang naglilinis. Kaya malaking bagay din mga kababayan na nagkaroon po rito ng pinakadalampasigan, tinambakan po ng buhangin itong area na ito, maging ang Dolomite Sand. Kasi po, nung araw wala pa itong buhangin, itong lugar ng Manila Bay, ito yung gilid, ito yung puro batuhan. Ang nangyayari po, yung mga kalat na nagagaling sa may karagatan, ang napapadpad po rito ay sumisiksik po sa mga singit-singit sa loob ng mga bato, kaya ang hirap po linisin. At ang iba po sumasampa po rito sa may ibabaw hanggang umaabot po sa may pinaka-kalsada nitong Ruas Boulevard. No? Kaya pati ang mga motorista mga kababayan na dumadaan po dito ay naaabala dahil po sa dami ng kalat at basura pong napapadpad po dyan sa may mismong sa kalsada ng Ruas Boulevard. Ngunit ngayon mga kababayan, at nagkaroon nga po ng buhangin itong pinakamanilabi nito, magkaroon na po ng dalampasigan at maging area ng phase 1, nagkaroon ng Dolomite Sand. Hindi na po lumalampas yung mga basura, no? Andiyan na lang po nai-stack, at madali na po linisin kasi po may buhangin na
madali po linisin yung mga kalat na napapadpad dito. Hindi po ngayon nung araw. Ayan. Kaya sa mga maganda na nangyayaring kaganapan, mga kababayan, yung nagkaroon po ng buhagin dito ng lugar ng Manila. Ayan po, no, mga kababayan, kita po natin dito yung mga kalat na napadpad dito. Talagang iba't ibang klase. Ito, may mga bag pa natin nakikita rito. Ayan ito, may mga bag, sapatos, istayro, ito po mga kahoy. Yung ibang mga kawayan, mga kababayan, pwede pang itong pakilabangan eh, kasi maayos at maganda pa itong mga kawayan na to, at pwede pong pakinabangan pa yan. Maging itong mga kahoy na to, at yan, pwede naman yung pwedeng panggatong siguro yan, mga kababayan, no? Pakinabangan pa yan kasi ito, itong mga plastic bottle, yung kita po natin eh, yung nakarang update natin, pinayagan pumasok rito yung mga alakal at napakinabangan yung mga plastic na nakuha dito at ngayon napagkakitaan yung mga ating mga kababayan na mga alakal. Ayan mga kababayan, at tayo tuloy-tuloy lang na magbibigay ng update sa inyo everyday hanggang sa ito yung makita natin malinis muli at hanggang sa dumating ang ma-enjoy ng ating mga kababayan yung area nito ng Manila Bay. Hanggang sa dumating na tayo pwede na maligo. At mapapansin po dating mga kababayan, no, halos everyday ay nagkumukuha ng mga sample, water sample ang mga taga DNR dito para i-check na ang coliform level. Kasi po alam po naman natin na talaga na mga napakababa na ng coliform level dito. Di po kaya ng dati na talaga napakataas ng coliform level. At ngayon po unti-unti nang bumababa. Kaya ngayon mga kababayan, mapapansin po natin na talaga everyday kumukuha ng mga sample level ng water level, ng water sample itong mga taga DNR para nga patuloy na chicken everyday yung tubig dagat nga kung kamusta na yung coliform level yan nga po dito nga na yung mga pasurang napapadpad dito. Okay, maglalakad-lakad din sa bibandang ulan mga kababayan kasi ito tayo dito. Yan nga po, ramdam-ramdam pa natin yung lakas ng ulan at hangin. Pero sa ganun pa man mga kababayan ay patuloy tayong magbibigay ng update sa inyo para lalo sa ating mga kababayan na malayo sa lugar na to at umaasa sa mga ating mga vlogger na para makita nila yung anumang kalagayan ng Manila Bay. Alam ko naman na may karapatan kayo na malaman yung kalagayan ng Manila Bay dahil kayo nagbabayad ng buwis sa ating gobyerno at makita kung ano ba sa nagagamit ng tamang pera ng ating kaban ng bayan. Kung nakikita mo naman natin mga kababayan at ayang tuloy-tuloy naman ano, kahit na nagkakaroon po na maraming basura dito ay tuloy-tuloy naman ang ating paglilinis ng ating pamahalaan para yun nga palatiin na malinis ang lugar ng ito nga lang Manila Bay. Thank you.